Hi guys! Welcome to my channel! So for today's video, gagawa na naman tayo ng bagong product review. At yung product na i-review natin is itong Jeju Aloe Eyes UV Sunblock. So bago natin i-discuss itong product na to guys, let's know the difference between sunblock and sunscreen. You might want to skip this part and diretso na kayo sa product review ko, okay? So, ano ba yung kaibahan ng sunscreen at sunblock? So, dun muna tayo sa sunblock. So, si sunblock, guys, it acts like a physical barrier between sa skin natin at sa harmful rays na galing sa sun. So, from the word itself, block, so binablock niya yung mga harmful rays na galing sa sun. It contains organic and non-organic ingredients na nagsisit dito sa surface ng ating skin para maiwasan yung pag-penetrate ng mga harmful rays papunta sa skin natin. So, it literally blocks the harmful rays na galing sa sun. So, yun si sunblock. Si sunscreen naman guys, again, from the word itself, screen. So, it screens the rays and it reverses any harmful effects na galing dun sa UV rays. Now, let's talk about protection. So, si sunblock guys, yung primary job na is to protect our skin from the UVB rays. The B here stands for burning. So, kung ayaw nyo masunog yung skin nyo under the heat of the sun, so sunblock does this job. So, yun yung primary job niya. Again, yung i-protect yung skin natin para hindi siya masunog. So, si sunscreen naman guys, again, from the name itself, pinifilters niya yung mga harmful rays na galing sa sun kapag na-expose yung skin natin. So, like a sunblock, which protects our skin from burning, di ba? Si sunscreen naman, pinoprotectahan niya yung skin natin against UVA rays. So, the A here stands for aging. While sa sunblock, the B stands for burning, which means pinoprotektahan niya yung skin natin para hindi masunog. Ito naman si sunscreen, pinoprotektahan niya yung skin natin sa aging, which is caused by the harmful rays na galing sa sun. So, while si sunblock, guys, it works physically, like nagiging barrier siya sa skin natin, itong si sunscreen, guys, it works chemically, which protects our skin from any long-term damage which is caused by the heat of the sun. Now, let's talk about ingredients. So, most of the ingredients na makikita sa sunblock, guys, is si titanium oxide at saka si zinc oxide. Well, sa sunscreen naman, guys, yung active ingredients niya mostly is the oxybenzene at avobenzene. Correct me if I'm wrong. So, sa consistency naman, guys, sa sunblock, since it acts like a barrier sa ating skin, so it is usually thicker. So, mas makapal siya. While si sunscreen naman guys, so yung consistency niya is the same ng consistency ng isang lotion. So, hindi siya makapal masyado compared sa sunblock. Now, let's go to the advantages kung gagamit ka ng sunblock. So, kapag gagamit ka ng sunblock guys, mas maprotektahan niya yung skin mo na hindi masunog. So, mas beneficial siya sa pag-prevent ng sunburn sa inyong skin. Pero yung cons naman niya guys is mas makapal siya compared sa sunscreen and mostly nag-iiwan siya ng white cast sa ating face. And yung advantage naman guys if we use sunscreen is that hindi siya masyadong greasy or thick sa feeling kasi yung consistency niya is parang lotion. So parang mas maganda siya kapag ilagay mo siya underneath your makeup at wala masyadong white cast kapag gumamit tayo ng sunscreen. So yun yung difference ng sunblock at sunscreen. So again guys, yung product na i-review natin is itong product from Fresh Skin Love, which is the Jeju Aloe Eyes UV Sunblock. So this one guys is made in Korea. It has 100 ml of the product at nakalagay lang siya sa isang tube. Mabibili nyo to sa Watsons or pwede nyo rin itong bilhin online. So sa akin guys, nabili ko siya sa Watsons for 299 pesos, and yung nagustuhan ko sa packaging niya guys is ayan, may nakalagay na expiration date dito sa packaging nila. Tapos very nice and very classy ng packaging niya. Simple lang siya guys, naka-tube lang siya. Tapos tong first na ginamit ko ito, meron siyang parap dito, which is tinanggal ko na kasi ginamit ko na to for
for a week already. Tinest ko na siya. So, ganyan lang yung itsura ng packaging niya, guys. At ngayon, basahin naman natin yung claims ng product na to. So, Fresh Jeju Aloe Eyes UV Sunblock with SPF 50 PA++ provides superior sun protection while keeping your skin cool and hydrated. Made with light watery essence, this cooling sunblock leaves your skin refreshed and moisturized without the sticky feeling. So, paano ba natin to gagamitin? So, apply liberally at least 15 minutes before sun exposure. Reapply after 18 minutes of swimming or sweating. So, yung mga ingredients ng product na to, guys, ililista ko na lang or ilalagay ko na lang sa description box. So, sabi dito, guys, itong si Jeju Aloe Eyes UV Sunblock is meron siya SPF 50. So, ano ba itong si SPF 50? So, itong si SPF number, guys, na nakalagay dito sa product na to, which is SPF 50, it indicates how long it will take your skin to be burned when exposed under the heat of the sun. So, gaano katagal masusunog yung balat mo kapag na-expose under the heat of the sun? So, based sa nabasa kong articles, guys, correct me if I'm wrong, ang average skin daw ng isang tao is masusunog siya after 10 to 20 minutes of exposure under the heat of the sun. So, for example, since this product has SPF 50, so it does means na mas maprotektahan niya yung skin mo 50 times longer compared kung wala kang sunscreen. So, ito yung ibig sabihin ng SPF 50 na nakalagay dito. However, they often suggest na mag-reapply tayo ng ating sunblock or sunscreen for like 2 hours to 4 hours. Now, itong si Jeju Aloe Eyes UV Sunblock, guys, sabi rin dito, meron siyang PA++. So, ano ba yung ibig sabihin ng PA++? So, again, based aking research as articles na aking nabasa, pag sinabi natin PA+, it means that our sunscreen or sunblock na product provides us a protection against UVA rays. Yung A sa UVA rays, it means aging. So, it protects our skin sa aging na cause ng harmful rays na galing sa sun. And then, when we say PA++, which is itong nasa Jeju Aloe Eyes, it protects moderate protection. At yung PA++++ naman, ito yung pinaka-the best na protection sa tatlo. So, again, si Jeju Aloe Eyes, guys, meron siyang SPF 50, which means na it protects our skin 50 times longer compare kung wala tayong nilagay na keme-keme sa ating face. At meron din siyang PA++, which provides a moderate protection sa ating skin. So, diba, si sunblock, it protects our skin from sunburn because it acts like a barrier, it blocks the harmful rays. But, eto siya, guys, meron siyang PA++, which is at the same time, nagbibigay din siya ng protection against UVA rays. Or yung mga aging or mga wrinkles na cause ng harmful rays na galing sa sun. So, itong sunblock na to, guys, it has a broad spectrum. So, it protects you from sunburns and at the same time, it gives you skin benefits or it protects you from skin aging and wrinkles. By the way, guys, you can use this product sa face and sa body. And sabi din dito, it has watery essence with cooling effect and it is alcohol and paraben free. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung consistency ng product na to. So ganyan siya. Color white lang ito, guys, at medyo makapal yung consistency niya since this is a sunblock. Let's expect na mas makapal yung consistency niya, di ba? Ngayon, i-apply ko siya sa aking face. So, tapos na pala akong maghilamos. Ayan, ang dami kong pimples. So, ganito yung itsura niya, guys, kapag nilagay mo na siya sa skin mo. And then, you just blend it. Di ba? Color white siya na sunblock, guys. Hindi siya tinted or transparent yung ganon. Color white siya, but kapag binlend mo na siya, guys, mawawalan din naman yung white na color niya. And yes, it has a cooling effect. Tama naman yung claims niya na may cooling effect. So, kung makikita mo, di ba, white na white siya. Pero kapag binlend mo siya, yan, sorry naman sa mga bigas ko.
mawawala naman siya kapag blend mo. Actually guys, na-try ko na tong gamitin while meron akong makeup sa face. And so far, okay naman siya gamitin underneath your makeup. At isa pa guys, this one also acts as a moisturizer. Isa yung sa mga claims niya. So, kapag ginamit mo to, hindi ka na kailangan magamit ng moisturizer kasi namo-moisturize niya yung skin mo. Narecommend pala sa akin to ng aking friend. Hello there, Princess AJ Lee. Ito kasi yung ginagamit niya. At gusto ko lang ding i-emphasize na meron siyang niacinamide sa kanyang ingredients. At based sa mga chismaks na narinig ko, yung niacinamide daw is a nice product for ano, for whitening ng mga dark camera roots mo sa face, like your pimple scars and all. Maganda to sa mga may acne scars kasi meron siyang niacinamide sa kanyang ingredients. So, ito na yung magiging itsura ng face mo after applying the Jeju Aloe Eyes UV Sunblock. So for my final thoughts about this product, I would recommend this one. So yung claims niya guys, na meron daw siyang cooling effect sa face kapag nilagay mo siya. Yes, super true po yun. Kapag nilagay mo siya sa face mo, even though hindi mo na to kailangan ilagay pa sa refrigerator nyo or what, meron talaga siyang parang malamig na feeling sa face mo. And then, sabi din nila, nakaka-refresh. Yeah, yes, nakaka-refresh siya ng konti. Siyempre, di ba, kapag may malamig na keme-keme ka nilalagay sa face mo, parang feel mo ang fresh-fresh ng skin mo, ganun. At isa pa sa claims nito, guys, is hindi daw siya sticky sa feeling. And yes, wala akong stickiness na nararamdaman, as you can see. So, kung mapapansin nyo, guys, parang yung skin guys para siyang kumikintab, ganun. Yung parang may glass effect, chuchuness. So, mas bagay to sa mga tao na walang pimples. Para Korean look talaga yung mga glass effect camera roots na sinasabi nila. So, maganda to sa inyo, guys. Pero sa may mga pimples na kagaya ko, okay din naman to. Especially na may ingredients siya na niacinamide, which is good for our pimple scars. So, simula nung binili ko to guys. So, ito na yung ginagamit ko. Pwede nyo na rin itong gamitin as your moisturizer. So, hindi nyo na kailangan mag-moisturizer pa. Tapos, mag-sunblock pa, ganun. So, parang 2-in-1 na siya para hindi na madaming products na pinapatong sa face nyo. Kasi, as you can see, nag-moisturize nga naman siya sa face. At, okay rin siya ilagay underneath the makeup. And sa picture naman guys, wala akong masyadong makita na bonggang white cast or ganun. So, i-blend mo lang siya ng bonggang bongga. Medyo makapal lang yung consistency niya, pero it blends well on the skin naman. Wala namang white cast sa video and sa pictures ko. I think hindi ko naman napansin yung mga white cast keme-keme na sinasabi nila. So, again, if you are searching for a sunblock na product, I would recommend this Jeju Aloe Eyes UV Sunblock. This is only 299 pesos for 100 ml of products. Pwede nyo rin itong gamitin sa inyong katawan. Like, pwede nyo rin siyang ilagay sa arms nyo and all. So, this ends my video. Thank you so much for watching. Hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. Bye-bye! Bye-bye!